Kung sabi natin na dito, na feel natin na parang dyan napatapos yung magandang flavors, ito yung nagbibigay lang sa kanya ng dagdag na water or dagdag ng yield plus yung amount ng bitterness. Master. Tuloy na natin yung part 2 vlog natin kay Sir Jello. At alam ko sa inyo, maraming nag-aantay, maraming nabitin, at gusto kong humingi ng tawad sa inyo lahat. Kasi natagalan, siguro it takes 3 months bago masundan dahil nga sa COVID issue. Then ngayon, meron tayong token of appreciation para kay Sir Jello. Pupunta muna tayo sa shop, bibigyan natin siya ng Columbia Microlat natin. At alam ko ma-appreciate si Sir Jello. So punta muna tayo sa shop, kita tayo mamaya. Kasama. Solid na barista namin yan, napaka-enthusiast yan. Ano yan, Master? Microlat Colombia. Yan ang yes, para kay Sir Jello. Sir Jello. Let's go, Shaim! Ah! So bago tayo magkalimutan, gusto ko munang i-shoutout si Michael Navarra. Chief, congrats ko yung nanalo ng Camouflage Makeup in at War ng Cafe Nominal Cup. So siya lang yung nag-comment ng sa previous vlog natin. So may mga keyword doon, Chief. Sa lahat ng mga vlog ko, nalagay ako ng keyword kung ano yung pwede nyong i-comment. So, dun ko malalaman kung talaga pinapanood yung video ko. Kaya, ilalagay tayong keyword sa vlog natin kay Sir Jello. Then, good luck na lang sa inyong lahat. Kung sino ang totoong manonood, totoong susuporta sa akin. Salamat sa inyong lahat. Alright, Chief, sa akin na tayo. Dito tayo mag-vlog sa second floor nila, Sir Jello. Yan, set up lang tayo. Ayan. Bali, ang ating nga na-discuss ni Tercio natin is masusundan next week yung calibration part 2 natin. Kaso? April pa yun. Kaso, ang nangyari, nagkaroon tayo ng COVID issue tapos masyado ka naging busy sa roasting. Okay. Kaya inabot ng 4 na buwan. 4 months. Okay. Yeah, 4 months in the making. So, 4 months in the making, kailangan parami tayo, 5 ba ito kayo na solid ako. Pero hindi lahat, i-discuss natin ng komplikado kasi sabi mo nga para sa lahat yung mga manonood. Saan tayo sa medyo madaling i-explain. Start tayo calibration. Okay. Ito natin ngayon. So, balik tayo sa scratch para kumbaga yung hindi mga nakasubaybay yung nakaraan is mangyari, mas maintindihan nila. Okay, fine. Kumbaga, diretso ulit. So, ito yung kaping gagamitin natin ngayon. So ano to? Shakiso. So syempre, roast natin yan. From cherry beans. And so andito pala tayo ngayon sa ating mini playground. Yeah. So ito yung second space nila ng cherry beans for training and research and development. So basically yung una kong ginagawa is after flushing, winiwiin ko rin yung kape na nag-grind nung particular grinder ko in 1 second. So most especially dun sa mga merong grinder na time-based kung mag-grind. So para makuha natin yung approximate time para alam natin kung ano yung isa-set na segundo. Okay. Para makuha natin yung desired amount ng kape natin. Okay. So dito sa kape natin, meron tayong 2.5 per second. So, ibig sabihin, kada isang segundo, 2.5 grams yung nakukuha natin. Okay. Ma-check natin yung approximation. Since yung coffee natin is 8 days, for example, gusto natin ng at least 16 grams kasi fresh na fresh yung kape. So, 16 grams divided by kung ilan yung nag-grind niya per second. 16 divided by 2.5. So, 6.4. Makikita po ninyo, gumagamit kami ng meter pero nahihirapan siya. Ayun, based on computation, at least 6.4 seconds yung kailangan natin para makakuha tayo ng 16 grams of coffee. Alright. Based dun sa kape na to, and based dun sa grind setting natin, which is 4 on this grinder. So first shot, dito natin tinitingnan kung yung grind size and yung dose natin or yung weight ng dry coffee is enough na para sa gagawin nating recipe.
for extraction. Atin meron tayong 10 seconds resistance. Naka-direct 9 bar tayo. Manual tayo, hindi natin ipoprogram yung volume niya. Makikita natin yung color, consistency ng coffee is okay naman. Based lang sa aroma niya, aromatic siya, pabango, floral siya, and a little bit fruity. So usually sa first shot, hindi pa tayo kailangan mag-expect ng sobra dun sa kape. Pag sinisison pa lang natin yung machine natin, tapos dito natin kinukuha yung indication kung again, tama na yung weight and grind natin para makuha natin yung magandang resistance. Okay. So second shot, dito na tayo magsisimulang mag-assess more on consistency and taste ng kape. Yun! Dun sa mga hindi nakasubaybay dun sa first session natin, para sa akin, ang pinaka-initial na hinahanap ko dito pag nagka-calibrate is maging harmonious yung tamis, yung asin, tsaka yung paet. Kasi basically yun yung pinaka-variable na kailangan natin makontrol para maging acceptable sa panlasa natin yung kape. Kasi mostly, nakakalimutan natin yun, nagdadirect tayo dun sa mga flavor notes ng coffees. Kapag nag-focus tayo dun sa tatlong element na yun at nakuha natin siya, sabi natin is okay na siya, balance, acceptable. Then doon tayo magpo-focus kung ano yung mga natitikman natin. Okay, 8 seconds resistance. During first taste nung pag-pull natin ng shot is medyo thick siya. Syrupy yung texture. And then habang patapos na yung shot natin, usually mas nagiging soft or watery. Then yung dose pala natin is 16 grams and then nag-output tayo ng 37 grams out ng coffee. So, i-accept ko to as good indication. Tapos usually, isiswirl mo siya or if meron kang spoon, pwede mo siyang i-stir ng 3 times. Huwag masyadong marami. And hindi siya nag-drink. So, good indication pa rin. Hindi lahat ng kape is ganito. Siyempre, sa ibang roaster, meron silang mga profile for espresso na espresso as black lang talaga. Mm-hmm. Yung iba dun, lalo kapag mga high-density coffees and Ethiopian coffees, hindi talaga siya nag-exhibit ng sobrang kapal na krema. At katulad nito? Katulad Ethiopian nito. So, itong shakiso na to is very dense coffee and natural process. Kumbaga, i-expect na sobrang kapal. But then, ang pinaka-point natin dito is assess natin siya, tikman natin siya. So usually sa mga dense coffees, yan yung mga medyo maninipis lang. But then again, sa roast profile, pwede mo pa rin siyang baguhin. Pero dun sa mga profile na ginagawa namin dito, tulad sa cherry beans, hindi namin masyadong kinukuha lang yung texture. Yung proper na roast profile sa kanya na mag-i-exhibit nung kumbaga taste of terroir or ma-experience mo yung lasa kung saan siya nang galing. Ba't nga pala hindi natin sinisip ang espresso? Kasi usually, sa mga barista ngayon, napapansin ko, nagsisip sila ng espresso like us, is ni-slurp nila. Ayun, good question yan. So, basically, for espresso kasi, kung mapapansin natin, meron siyang krema na tinatawag natin. Okay. Which is yun yung parang mga microfoam bubbles na nag-hold ng flavors and aromatic compounds niya. Basically, hindi natin sinasuggest na islurp tulad kapag nagka-cup ka or tumitikim ka ng filter coffees kasi dahil dito sa mga krema na to. So kapag inislurp mo siya, is parang dinedeprive mo yung sarili mo na ma-enjoy and ma-assess mo properly yung mismong liquid beverage. Usually, nakukuha mo dun is more on kung ano yung nasa topmost level. Halimbawa, tinilt mo tong ganito, kung ano yung nandyan, yan yung kadalasan nakukuha kapag hinigop mo siya or inislurp mo. So yun yung ma-assess mo? Oo. And then usually sasabihin mo, it's either parang mapakla, maasim, or mapait. Exactly. Kasi ayan yung kumbaga concentrations na yan. So kailangan kapag nag-assess tayo is andun ka sa pinaka-liquid beverage. Alright. So yun din yung reason kaya natin inistir ng 3 times? Yes, correct. Okay. Tamang inom lang? Tamang inom lang. So based dito, para sa akin, na-enjoy ko siya. Magandang tamis. Mm-hmm. Yung pait is nandiyan na. Mm-hmm. Pero yung asin sa akin is medyo, kumbaga, nangingibabaw pa. So, masasabi ko na hindi pa siya harmonious or hindi pa balance yung shot natin. So, ako dito, Chief, ang natitikman ko, yes, matamis siya. Tapos, sharp yung acidity niya. Pero may something vegetal akong nalalasahan. Ewan ko kung nalasahan mo rin yan. Pero sa dulo, may something vegetal ako na natitikman.
So kapag sinabi nating vegetal, kumbaga vegetative character, usually nandito to sa spectrum ng green flavors. Okay. Kasi vegetal nga sabi mo is greeny or vegetable-like. So mostly kapag ka nakakatikim tayo ng mga ganitong klaseng character sa coffee, that means it's a little bit underdeveloped pa. Okay. So meron dyan dalawang main factors na pwedeng i-adjust. Or gagawin nating mas mataas na extraction rate. Kumbaga yung percentage nung nakakatas natin dito is dadagdagan natin. So pwedeng at the same time, same volume, pero mas marami tayong na-extract na coffee. So paano natin gagawin yun? Grind tayo ng mas manipis. Finer. Okay. So kumbaga, kung grind size naman pag-uusapan natin, mas manipis na grind size, mas mabilis ma-extract. Parang naririnig mo na din to siguro minsan. Sige. Kapag nakita nila na ang bilis ng flow, sasabihin natin na, uy, ang bilis ng extraction natin. Yun. Which is, kumbaga para sa akin, masasabi ko na mali yun. Yes, Chief. So, yun nga, alam naman natin na kapag nag-shot tayo, at the very start, may nangyayari ng extraction. Kasi nagkakaroon na ng contact yung dry coffee natin and then sa yung water. But then yung speed or yung actual physical movement ng water or ng flow mismo ng kape na na-extract mo, this indicates yung resistance. So, marirelate natin to dun sa grain size. Okay. So, usually, kaya bumibilis yung flow ng extraction natin is that mababa yung resistance ng coffee natin. It's either mababa yung dose natin or yung grind size natin medyo is coarse. Makapal or coarse. Kaya mabilis siya. So kapag coarser yung grind setting natin, mas mabagal yung extraction rate. Ang mabilis lang dun is yung flow or physical movement ng water or ng coffee. But then kapag ka nag-grind naman tayo ng finer, yung resistance niya is mataas. Kaya yung bagsak ng kape is mabagal and very thin. But then, yung mismong extraction ng kape is mabilis. Yes. So again, smaller grind size, mas quick yung extraction. Bigger grind size or coarser grind size, mas slower yung extraction. So dito, Chip, saan tayo mag-a-adjust? So dito, gagawin natin is magpa-finer tayo ng konti. Kasi naalala mo kanina, ang resistance natin o yung initial flow kung kailan bumagsak yung coffee is nasa 8 seconds lang. Okay. So, ang approach kasi namin dito is maximum around 12 to 13 para kapag nag-apply tayo ng pre-infusion is magiging even pa rin yung extraction natin. Okay. Kasi yung iba, mabilis na yung flow, dadagdagan pa ng pre-infusion, so nababypass lalo siya. Totoo, ang bilis lang dumaan ng tubig. So, same volume, but finer grind size. But yung in-extract natin, nakakuha tayo ng similar yield. So, assess natin siya ngayon. So, mabango pa rin. Natin yung tatlo. Yung asim, tamis, and pait. So, anong... Nandun siya. Nandun siya. Balance. Para sa akin, balance mo siya. So, okay. May ina mo siya. Okay siya. So, enjoyable na ba siya? Sa akin, oo. Okay. So, based dun sa variable natin, 16 grams in, 38 grams out. Okay. 12 to 13 seconds na resistance, para sa akin masaya na ako doon. And especially na natitikman ko dito is very sweet, may magandang bitterness, but then hindi na mumute yung acidity. Yes, exactly. So, for specialty coffees, ang pinakagusto ko sa mga kape is, kumbaga, parating may magandang acidity. Kahit magkakaiba sila, kumbaga, yan yung character na nagbibigay ng liveliness dun sa mga coffees. So, mas mababang acidity, kumbaga, mas nagiging classic yung nagiging characters ng coffee. Dito na meet na namin yung harmonious balance ng acidity, sweetness at saka ng bitterness. Kaya pwede na kaming mag-proceed sa pre-infusion or profiling. So ito yung espresso na ginamitan na natin ng pre-infusion. So yung coffee is matagal siyang bumagsak kasi ginagamitan natin siya ng mas mababang pressure. Considered na pinaka-importanteng segment or phase ng extraction, yung pre-infusion. Kasi dito nagmi-meet yung dry coffee and then yung water. Okay? So, ito yung kumbaga sineset natin yung momentum kung gaano kabilis or bagal tayong mag-extract ng espresso natin.
yun, medyo sa akin medyo may naano na akong flavor. Ayun. So napansin mo na parang mas nag-highlight ulit yung acidity niya. Kahit same ang dose natin, same din yung output. Isa sa mahalagang effects din ng pre-infusion or pressure profiling is that nakokontrol natin yung extraction. So, imbes na maging mapait siya ng sobra, agad-agad, ang nangyayari is slowly yung development ng flavor. Mas capable tayo na mas makapag-stretch ng mas mataas na yield ng coffee. Exactly. So, yung 38 natin, imbes na maging mapait, is matamis pa rin. And maganda yung acidity. Na kung iisipin mo, sa ganitong klase at tagal ng extraction, kumbaga burnt na yung lasa ng kape. Kaya ipakita natin kung ilang seconds natin siyang in-extract. Uy! So, alisin muna natin yung gimbal. Alisin na lang natin yung gimbal kasi pag-gimbal-gimbal yung nangyayari. 50 seconds. Ayan. So, 50 seconds siya, di ba? So, ang nangyayari kasi, di ba? Kung normal na extraction lang, iisipin na natin na, uy, burnt na siya or ang pipe na. So, hindi siya nagiging ganun. Ako, wala talaga ako nalalasa na burnt. Pero yung bitterness niya, tsaka yung ano niya nag-compensate dun sa sweetness. Yung acidity niya nag-compensate dun sa sweetness. Pwede natin kunin yung TDS para malaman kung pasok siya sa ideal ng espresso. Yung refractometer tulad nito, dito natin masasabi kung ilang porsyento ng kape meron dito sa beverage na to. So, mapa-filter, mapa-espresso, kayang i-test nung refractometer natin. Yung ba yung na-dissolve ng water? Correct. Yun yung na-dissolve natin. Kasi, kumbaga, average of 30 to 35% yung kaya nating ma-dissolve by water itself kapag nag-extract tayo. Then the rest in is, kumbaga, insoluble na tinatawag. Yung hindi na natutunaw. Hindi natin siya matutunaw basta-basta ng tubig lang yung dami. Okay. So, out of those 30 to 35% na soluble, hindi lahat yun is good flavor. Kumbaga, basically, yun lang yung kaya nating i-extract. Pero merong mga parts doon na hindi natin gustong makuha. Important to kapag halimbawa nagro-roast, nagpro-profile ka ng sarili mong coffees, pero hindi naman siya totally advisable na bilhin ng kada specialty coffee shops. Okay? Importante to, especially sa roasters, para malaman nila yung behavior ng coffees na niluluto nila. Next time, sisingilin ko na to. oras yung binabayaran eh. Oras. Totoo yun. No? Isang oras. Kumbaga, magpapabook siya next time sa isang slot. Okay. Tapos, bibigyan natin ng quotation. Gagawin natin, same extraction, same dose, and same extraction yield or beverage weight. Okay? So, pre-infusion again. So, kapag ka nakapag-extract na tayo ng espresso, usually, pinifilter out natin dito yung crema. Kasi ang gusto lang nating i-test is yung mismong liquid beverage. Okay. And syempre, hindi pwedeng mainit. Okay? Kailangan palamigin natin siya. Cool down natin. So, usually sa mga refractometer, chief, ano dapat yung temp? 50 and below? Mga 20. Ganun. 20, 30. Kumbaga room temp. Hindi pwede mainit. Okay. Habang pinifilter natin to at pinapalamig, pwede tayong mag-shot ulit. Kumbaga, tingnan natin kung ano yung development ng flavor dun sa recipe na ginawa natin. Okay? So, shot tayo siguro ng 5 cups. Isang shot. Okay. Pero i-divide natin siya to 5 different cups. Ayan. So, ano yung na-achieve natin dun, Chief? Ginagawa natin yun para mas maintindihan ng barista na at a certain time. Volume and time, merong different development ng flavor. So, saan natin nakukuha yung kumbaga mas maganda na yung tamis, mapait pa siya, or maasim pa siya. So, alam natin yung range niya. Okay. So, ganun siya mangyayari. Ito yung same extraction and recipe na ginawa natin or sinet natin kanina. But again, ginawa natin is hiwa-hiwalay sila ng cups. So,
1, 2, 3, 4, 5. So again, hindi naman siya totally sasabihin natin na magiging balance to dito. Mm-hmm. Mali yun. Okay. Ang pinaka-point lang natin dito is alamin natin sa nagde-develop yung concentration ng asim, tamis, mm-hmm, and paet. Okay. Okay. Pero never magiging balance ang isang cup dyan. Kasi hiniwahiwalay natin siya. Okay. 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 Tignan natin tong pinaka-una. Mm. Okay. Ayan. So, sa first cup, syempre, since ito yung pinaka-initial na nakukuha natin, sobrang taas ng asim. Concentrated, mas may paet, maasim din. Kasi again, first stage. Second cup, mag-expect tayo ng mas developed na sweetness. Okay. Tama. Na-tone down. Okay. Pero maasim pa rin ah. Okay. So, third cup. Dito walang asim. Wala nang asim. Pababa na. Pero anong mapapansin mo sa kanya? Matamis? Mapait? May tamis pero walang pait. Para sa akin, matamis to. Na may konting pait at asim. Ito, may paet. Ayan. So, that means yung range ng extraction natin, dito sa pang-apat, lumalabas yung paet. Dito, sa pang-apat. Oo. So, ngayon, halimbawa, ginawa natin to, lalo kapag nagtitrain tayo ng baristas, isa to sa pinakamagandang way na malaman natin. So, for example, sabi natin, nag-agree tayo, dito lumalabas yung paet. Oo. Masasabi natin na dito, most likely, na magiging undesirable na siya. Ito yung panglimang cup. Mm-hmm. Okay. So, kailangan lang natin ma-make sure na okay pa ba siya or nagkakaroon na siya ng undesirable na taste. Sa akin, parang okay pa siya eh. Mm-hmm. Pero, may undesirable na. Papunta na. Papunta na. Para sa akin, kumbaga, nag-water down na siya. Mm. May paet. Kumbaga, para sa akin, para siyang more like of caramel sweetness, mm, na paano na siya, pa-burnt na. So, again, kung babalikan natin kanina, ito yung same recipe na ginawa natin dito sa espresso na to, okay, pero hiniwahiwalay natin. Kung sabi natin na dito, na feel natin na parang dyan napatapos yung magandang flavors, mm, ito yung nagbibigay lang sa kanya ng dagdag na water or dagdag ng yield plus yung enough amount ng bitterness. Hmm. Kumbaga, minamap out mo yung flavor dito eh. Hmm. San siya pumapait? Okay? And san siya lumalabas yung asim and tamis? So, halimbawang gagawa ka na rin ng recipe mo para sa milk beverage, pwede mo rin tong gawing reference. Hanggang saan yung asim at tamis? Hindi mo lang hahabulin yung pait. Kasi kapag hinabol mo na yung pait, hindi na magiging lively yung coffee mo. Sweet, but not too lively. Okay. Meron tayo ngayong 8.65%. Yung TDS stands for total dissolved solids. So, yan yung porsyento ng na-extract natin dun sa kape. Okay? So, kumbaga, in 100%, kasi yung kabuuhan, di ba? Kung 38 ito, meron, kung 38 grams tong kape natin, yung porsyento ng kape doon is only 8.65%. So, if I remember correctly, for SCA, nire-recommend nila na yung espresso concentration is in between 8 to 12, 13%. So, that means, kung mapapansin natin, medyo mababa, no? Nandun na tayo sa pinaka-mababang range. So, that means, eto, nag-i-indicate lang to na yung coffee natin is na-extract natin ng mas mataas na yield. Okay. So, mas concentrated, mas tataas yung TDS niya. Kasi konti lang yung water. So, ito din yung ina-explain ko before na similar kapag gagawa tayo ng milk beverage. Na kapag mas marami yung amount ng water dun sa na-extract nating espresso, kailangan natin tandaan na yung milk is water din. So, kumbaga, kung pareho silang mas mataas ng percentage of water,
matutong down yung flavors na gusto natin. Mm-hmm. Kaya yun din yung reason kung bakit medyo binabawasan natin yung yield ng pang milk beverage. Okay? Bigyan natin ng quick demo kung anong ginagawa natin sa milk beverage. Sa milk beverage. So usually meron tayong ginagawang, ang tawag namin dito is do it, or kung saan ini-split natin, halimbawa yung shot natin kanina is 38. 38. Usually ini-split namin siya sa dalawang piccolo, as small as possible. Let's say dalawang espresso cup, mas maganda rin. Na yung 38 i-divide natin sa dalawang cup. One cup has hot water. Mm-hmm. Kumbaga imimimik natin yung parang magiging, Amerikano yan? Parang Amerikano or long black. Long black. And then yung isa naman is lalagyan natin ng konting amount ng milk. Okay. So in that case, kumbaga nagkakaroon tayo ng clue na ano yung possible na magiging outcome niya kapag sinerve na natin siya as black or white. Okay. Ayan. So parang mas mami-minimize mo yung pag-wastage ng milk dyan. Tama. Hindi mo naman siya makukuha 100% na, uy, ito na yung lasa niya. Okay. Pero kumbaga, closer, as close as possible. Kasi yun nga, at the end of the day, gusto nating pasarapin yung kape, maging, kumbaga, magkaroon ng katarungan yung qualities na na-meet ng farmers dun sa paggawa ng kape na to. Pero yun nga, at the end of the day, kailangan i-consider din natin yung business na hindi tayo nag-waste ng sobra. Kasi for example, ikaw yung business owner, ayaw mo naman ng masyadong malaki yung waste mo. So kung mami-minimize natin yung waste, magkakaroon tayo ng magandang profit margin. Magandang profit margin, magiging sustainable yung business natin. And mas maglalast long yung ginagawa natin. Kasi yun nga, end point yan is hindi lang siya all about passion. Kailangan maging sustainable yung ginagawa natin. Nag-test pala tayo ng lalo sa milk, dapat as thin as possible yung texture ng gatas. Kasi nagkakaroon din to ng different effects sa flavor perception natin. So kung mapapansin mo, as black, solid, very flavorful. Ristretto tsaka tubig lang yan. Pero yan, yung sa gatas, mapapansin mo, medyo nagto-tone down siya. Oh, more so, ito yung reason kung bakit nire-recommend ko din na mag-try ng mas lesser yung volume ng espresso kapag magagatas tayo. Okay. Ang pinaka-suggest ko lang is huwag tayong masyadong matakot or ma-restrict sa mga ginagawa natin. Kasi since sobrang daming variables ng coffee, marami din tayong pwedeng gawing adjustments para ma-meet natin yung ina-expect natin or kumbaga yung optimum na taste na kayang ibigay possibly ng kape na ginagamit natin. So ngayon i-end natin yung vlog natin. Siguro sulit na yung mga nabitawan mong information chip dito, no? So kumbaga marami pa tayong pwedeng i-share pero as much as possible, ginagawa natin siya na adaptable sa ibang barista. Exactly. Kaya hindi tayo masyadong naglaro ng pressure and temperature para kumbaga kapag trinay nila sa shop nila or sa machine and coffees nila is magkakaroon tayo ng kumbaga almost equal results. Yun ang ina-aim natin. Yun ang ina-aim natin. Yung suitable sa lahat ng barista. Oh. Okay. Hindi lang dun sa may mga ganitong machine or may magandang yun nga. Siguro I think mas maganda na leave kayo ng comments or message kayo sa Rust TV. Ano yung sinasuggest ninyong maging topic next time? Or kung para magkaroon din tayo ng idea kung ano yung gustong itanong ng karamihan. Yeah. So yun yung gagawin nating vlog. Susunod. Okay. Pero at the same time, session. Hindi pa rin siya complicated. Kumbaga, suitable pa rin sa lahat. Gagawin natin as much as possible na maging applicable para sa lahat. Hindi lang dun sa mas advanced yung mga gamit or approach ng mga barista. Okay, thank you, Chief. Sabihin mo naman mag-subscribe na. Nasa 700 pa lang yata yung subscriber ko. Subscribe na kayo sa Rust TV kasi medyo kulang pa daw to ng subscriber. Share nyo lang din. Huwag nyo lang kakalimutan na maraming approach sa pag-brew ng coffee. Okay, hindi naman natin sinasabing there's no right or wrong. Okay. So, parang be open lang. So, for example, tulad ng ginawa namin kanina, if hindi sila nag-make sense or nagkakaroon ng ibang result sa inyo, so yun, pwede ninyong i-message si Rusty, itatakal din natin sa next na session. Next sessions. Para magkaroon ng
clarification. Yes, exactly. Kasi hindi naman yan always na magiging exact. Hmm. Tsaka sa specialty coffee, lalo sa calibration, maraming pag-aaral dyan. Mm-hmm. So, nga, maraming variables. Mm-hmm. As much as possible, bawasan natin yung variability. Alright. So, para hindi tayo naliligaw. Hmm. So, thank you, Chief. Siguro clean up na tayo. Then, okay. Kain na tayo. Clean up na siya. Ako lang pala. Mag-clean up na ako. Clean up. Okay.